Anong reason nyo for decision na? Ng majority na tanggalin na yung MP? Kasi awkward yung situation. Hindi kami makapag-focus as a majority, no, in the Senate ng nakapag-uusap ng yung libre, because may mga kasamahan kami, may mga reservations tungkol sa pag-uusap legislative agenda, no, na mayroong mga kasama members of the super major, so-called super majority, who almost always vote with the minority, especially with Senator Trillanes. I'm referring to committee referrals, like for example yung issue ng BI, yung Bureau of Immigration na extortion or bribery, nag-manifest yung, I think it was Senator Brilon even, who manifested that it be referred to the Committee on Civil Service and Government Organization chaired by Senator Trillanes. And then when we voted on it, they all voted that it be referred to the Civil Service Committee instead of going along with the majority to have it referred to the Blue Ribbon, di ba? And there are so many instances na napansin na ng grupo na namin na pagdating sa botohan, laging nandoon sila, and notice din namin kapag may issue na tinatakal sa floor, in-observe namin, Senator Yanez would always go to them and consult. Now, instead of consulting the members of the minority, why would he consult certain members of the majority? So, hindi ito yung one-shot deal o na-decide overnight. Based on observations of the other members, including myself, ganun nangyayari. So, how could we even hold the caucus? In fact, we had not held a caucus as a super majority. Merong seatmates, merong matchup, meron kung ano nung grupo. So, fragmented. So, we felt awkward na ganun ang goings on sa Senate, especially sa so-called super majority. So, yung sa EDSA, that had nothing to do with the decision. Kasi all of us, we're free to express our sentiments on issues, national issues, especially kung issue would involve another branch of government. Pero pagka ang tinatamaan na yung kapwa mga senador na, then we also have to act, di ba? So yun ang reason. And when we held that meeting Sunday evening do sa bahay ni, sa magandang bahay ni Senator Pacquiao, that's when the decision was firmed up. In fact, there were reservations as to the timing. And I myself was the one who pushed. We already decided on this, we voted on this, it was unanimous. So what's the purpose, or what's even the reason for postponing the action? Chances are, it might leak, and meron pa ibang mangyari. So ilang kayo nandun? 17 or 18. What is the argument now? Why did move the committee chairmanship? No, we did not. We did not. Kung masama kami, walang maiiwan ng committee sa kanila. Because remember, a senator who doesn't chair any committee, wala siyang MOE for committees. Ha? And that's hindi ito maliit na amount. Kung kami, wala kami mercy, at kami talagang malupit, dapat walang iiwang committee sa kanila. Hawakan namin lahat yung committees. But we deliberated on it. We wanted to be fair. We just wanted to make a statement, and we wanted to make ourselves comfortable pagka nag-hold kami ng caucus on issues pertaining to the Senate. Sa affected committees, sinasabi nila na ginagawa ng ibang trabaho nila sa Senate. Well, that's one reason na inaano nila. But ang usapan dito, it's always political. When we reorganize the Senate, it's always political. There are political reasons. But no, when we say political reason, it doesn't involve politics na kasama yung Malacanang. I, for one, will not agree to any move ng majority na merong pressure from Malacanang. Absolutely, walang pressure. We decided on this among ourselves. And sabi ko, na-firm up yung aming decision Sunday evening. Sir, how do you reconcile na parang barely a year ago or more than a year ago kayo, allied pa kayo with the NCC, pero now you're sort of bringing your back? Well, I belong to the super majority, the LP members, the LP party members,
we're likewise members of the supermajority, and we should act as members of the majority. Kung merong mga members na hindi naman nagpapakita na sila ay members ng majority, what's the use? Hindi niya nga binigyan ng weight yung fact na voted for SP Pimentel and for Coco Pimentel. Ah, that's between Senator Pimentel and the LB members. Kasi ang kausap niya, when we elected our Senate President, ang kausap talaga ng LB members, si Senator Pimentel. Kaya medyo mahirap din para kay... That's between them. Hindi kami kasama doon sa pag-ipag-usap na sila mag-join naman. Kami, ang resolve namin noon within our group was a choice between Senator Pimentel and Alan Cayetano. And we chose to go with Senator Pimentel because maraming ini-impose si Senator Alan noon, no, na kailangan, eto yung chairman, according to Malacanang. So we cannot agree to that because the Senate is an independent body. Tayo magkasabi namin, ako, I was very vocal. We should determine kung sino yung mga chairman o chairpersons ng mga committee natin, hindi Malacanang. Kaya nga natalo si Alan eh. Kaya nga si Coco napili namin. And si Coco, we told him, okay, you produce four and you have it because nag-organize na kami among ourselves, nag-agree na kami na whoever can produce four without imposing especially sa mga chairmanship. And he came back to us and he said, I have eight. And he was referring to the LB members. So sabi ko, you have it. Sabi namin. Easy decision, sir. Ha? Easy decision between Alan and Coco. No, it's not that. Kasi may mga positions between somebody who's imposing on us and even dropping the name of Malacanang na merong something to do with the choice of the committee chairmanship. Ayaw namin noon. Ayaw nga namin pa sa ilalim sa Malacanang. So, we will maintain our independence. Ang ginawa ka namin kahapon, dinisend namin, talagang decision namin yun. Walang extraneous factors ito, except yung na-experience namin. Pero sir, sino yung nag-convene sa senators? Okay ka, mag-meeting na tayo ngayon. Sino yung nag-send na ganyan? Actually, kaming apat na nag-start. Senator Nasan, Senator Soto, and partly Senator Gato. Kami yung, kasi kami nakaka-observe na bakit gano'ng situation natin. Yun ang true story. Veteran ko. Ha? Veteran move. Yeah, pero walang pressure. May cannot be pressure. Ako, sanay naman ako magpo-position. Sanay ako. Nagki-criticize ka rin ako. Yun. Diba? So, like-minded. At saka, saka i-hear ko yung kay Las Cañas. Maski, well, wala namang pahaging. But even if merong pahaging na hinahinay muna, with more reason. Pahaging. Yung pa... Hindi, kung sakaling meron, hindi ko papakinggan. Sabi ko, wala nga eh. Sabi ko, wala. So, yun. Inadvance ko pa nga eh. Dalmasasabay kay Senator Gordon sa Tuesday, I instructed my staff to hold the hearing on Monday instead of Tuesday. Kasi, nagpa-reset si, dapat Thursday siya, kaya ginawa ng Tuesday. So, nagkaroon kayo ng miscommunication? Hindi naman kami nagko-communicate. Hindi ko alam na nag-reset siya for Tuesday. Kala ko Thursday. So nag-reset ako ng Tuesday. Maski nga maliit yung committee room, yung padilla room, yung mga sabi ko, let's get it over with, mag-hearing tayo. And then I found out yesterday, yung hearing pala sa immigration, naging Tuesday. So in advance ko, baka sabihin niyo, pinopostpone ko, in advance ko ng Monday. Kasi hindi ba Thursday na wala nang 3-day notice eh. It's Tuesday already. Kaya ginawa ko Monday. Ha? Las Cañas, starring Arturo Las Cañas. So isa lang, sir. Aside from the... Well, the former chiefs of police of Davao City. And then we're also inviting the PNP, we're inviting the CHR, Duces Tay Comito, na dalhin nila lahat yung reports nila doon tungkol sa investigation ginawa nila sa DDS. Well, hindi dapat Oakland Tokhang ang bubuhayin. Dapat ibalik sa PNP yung anti-illegal drugs operations, period. Huwag na yung buksan ulit Tokhang kasi nung nawala sa anti-illegal drugs operations ang PNP, medyo nagkaroon ng activities yung mga drug personalities. So it's but right
na ibalik sa PNP kasi sila na yung nauna dyan eh. But wag naman sabihin open na uli yung tukhang dahil ano na, sila na lang mag-lead uli sa anti-drugs operation. Natawa lang sir mag-resume na ulit. Ha? Naman lang mag-resume na ulit. Kasi heyday daw yung mga... Hindi, nag-announce na siya. Sige. So yung cleansing sa PNP, contento kayo ngayon? Hindi mga nahuli, pero this is a continuing process. Kasi pwedeng overnight or dito, o kaya means to go. Yung cleansing is a continuing process. Maski nag-resume na sila ng process of drugs, kulit-tuloy pa rin. Kasi ito kasi dapat no let up. Sir, kung cuddling of criminals daw ba yung ginagawa ni Trinity? Huwag nyo na ako isali. So Tuesday si Santos, si Gordon. Nalaman ko pa yung